Ako ay si Efren Peña Florida at sila si Kes at si KB. Ako naniniwala ako na lahat ng tao pwedeng maging salbabida kasi merong tao kasing sumalba sa akin. Yung taong tumulong sa akin si KB. Dahil sa Cavite City, maraming mga bata na nasasaglak sa yan. Marami silang nabibiktima at kinakatandaan ng ganyan. So naging position ko na tulungan yung mga bata. Nakakaroon ng problema sa pag-aaral. Doon ko nakilala si Efren at nakita ko malaki yung kanyang binubunong problema. Dahil ayaw niya na mag-aaral. Kasi dati, nabubuli ako sa school. Ang pumasok lang sa isip ko noon, gumante. Siya yung tutulong sa akin na makipag-rest bakan, akala ko noon pakikipagbugbugan kami sa pakan, pero sabi niya ibang paraan yung gagawin niya. Tinuruan ako ni KB kung paano maging salbabida rin sa iba. Marami na tumatawag sa akin, Kuya F, isa na nga doon si Kes. Nakatira po ako sa isang dumpsite po sa Cavite City po. Mali ang ginagawa ko po ay nangalahig po ako ng basura po and namamalimos din po ako ng pera sa palengke po. Actually, hindi lang ako nakatagpo. Kasama ko nun si KB, kaming dalawa. Nakita namin si Kes natutulog sa harapan ng convenience store. Nagkaroon ng compassion si KB. Natulungan si Kes kasi sinisipa-sipa siya ng mga dumadaan. Tapos puro sugat pa yung ulo niya. Tapos wala siyang damit. Ilan taon ka nun, Kes? Four years old, no? Mga ganun, 4 years old. Si KB yung nagbigay ng nag-abot ng unang tulong sa kanya. Process ng Kariton Classroom, dinadala namin yung kariton papunta doon sa community. Tapos sa tulong din ng grupo naman ni Kes. Kasi si Kes meron na siyang sariling grupo . Oh. Actually, nag-volunteer siya sa amin when he was 6 years old. Bata pa siya noon. Sabi niya, magaling naman po ako mag-wash ng hands at saka mag-brush ng teeth. Sabi ko, F ba? Natin po nitong hygiene demonstrator. Siya yung nagde-demonstrate. Highly effective. Brushing of teeth. Nakaka-relate yung mga children kasi kilala nila si Kes as one of them. Nung una kami nagtulak ng kariton, talagang maraming mga negative reactions yung na-receive namin. Talagang minumura kami sa kalye, tapos pinagtatawanan kami, binabato kami. So hindi maganda yung pagtanggap sa amin. Yung mga tambay, binabato kami, minumura kami. So nahihiya na tuloy yung mga volunteers namin kami na magtulak ng kariton kasi pinagtatawanan kami. Yung eksaktong sinabi niyo sa amin, yung isang bagay na ginagawa niyo, mali ba yan? Hindi dapat kinakahiya ang isang bagay na tama kayo. Sabi nga ni KB nun, pag tutulak kayo ng kariton, huwag kayong yuyuko. Kasi kung kinakahiya niyo yan, baka mabangga kayo pag nakayuko kayo. Tapos nung pumasok itong yung CNN hero, turnaround talaga yung yung reaction. Maraming nasiyahan, maraming nag-approve, pati mga tambay, nag-iba na yung perspective nila, pa-picture na sila. Sabi naman sa amin ni KB nun, ayan na, kilala na yung ginagawa nyo. Sikat na kayo, marami na kumikilala sa ginagawa. Huwag naman kayo magtutulak ng kariton na nakataasang no. Just continue kung ano yung ginagawa mong mabuti. Doon kami mas lalo na-inspire doon sa mga advice sa amin ni KB. Magtulong din naman po sa amin. Lalo na kung simpleng paghangat lang ang kailangan ng mga tao. Kung mga bagay na pwede kami tulong sa kanila na hindi ka naman kailangan pumasos na pala. If there's a need, you have to do something. So whenever you see that, kumilos lang. Years old, mag-solo na si Kes. Oh. Meron na siyang sariling organization. Ang
ginagawa po namin ay nagtuturo kami sa mga bata po, sa mga mahirap na communities po. Kahit bata sila, meron silang magagawa. Kasi ganun din yung pinaramdam sa amin ni KB nun. Do not let anyone look down on you because you're young.